ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa inisip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy.
at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paraan at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamta ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis kaya't walang manghas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kaniya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo,
bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kaniya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagkakita sa kaniya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Isang karanasan ni Jesus na siya ay hindi tinanggap sa lupain ng Gadenero. Para maunawaan natin kung bakit ganito ang attitude ng mga buong bayan sa kaniya nang siya ay makita, kailangan po muna nating tingnan ang nasa likod ng Ebanghelyo. Bakit may mga baboy? Bakit sa kabilang lupain o sa ibayo naroon si Jesus? Una, ang lupain ng Gadenero ay lupain ng mga Hentil or Gentile. Ito po yung pagkakaiba ng mga Hudyo sa mga Hentil. Ang Hudyo, alam natin, ay ang bayang pinili ng Diyos. Bayang sumusunod sa kautusan ni Moses. At ang mga Hentil ay hindi kabilang sa pinaghaharian ni Yahweh ayon sa kautusan ni Moses. Dahil doon, ipinakita ni Jesus ang kaniyang kapangyarihan. Dahil sa kaniyang presensya, nabulabog ang mga demonyo na matagal nang nagpapahirap sa dalawang lalaking nakatira sa loob ng kuweba. Bakit kailangang sa mga baboy? Dahil nga ito ay lupain ng mga Hentil, hindi sila pinagbabawalang kumain o mag-alaga ng baboy na taliwas sa batas ni Moses na bawal kumain ng baboy. Kaya sa kultura ng mga Hentil at sa kultura ng mga Hudyo, sila ay pinag-iba ng Ebanghelyo ngayon. Kaya't nang nakita nila ang presensya ni Kristo, kahit na ang mga demonyo ay nakakakilala sa kaniya. Kahit na ang mga inaalihan ng masamang espiritu ay kilala si Jesus. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Unang-unang kumilala sa kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno ay ang mga demonyo. Unang nakakita ng kaniyang presensya sa bayan ng Gadenero ay mga demonyo. Ano ang ibig sabihin ito? Mula sa Ebanghelyo kahapon na pinatigil ni Jesus ang unos at alon para ipakitang ang kaniyang kapangyarihan ay walang makakapigil kahit na ang kalikasan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Sa Ebanghelyo ngayon, kahit na ang masasamang espiritu sa ngalan ni Jesus ay tumitiklop at naninikluhod. Ito ang katotohanan
na ang kapangyarihang ipinakita ni Jesus ay kapangyarihang walang makapapantay. Ipinapakita sa Ebanghelyo na totoo ang demonyo. Ipinapakita sa atin sa Ebanghelyo na totoong nagpapahirap ang mga demonyo. Totoo na gumagala ang demonyo. Totoo na kumikilala ang demonyo sa Diyos. Totoo na baka katabi ninyo ang demonyo. Ito ay pagpapakita na kailangan nating maging gising, na kailangan nating maging mapagmatiyag sa ating paligid kung ang atin bang ginagawa ay makadiyos pa o makademonyo na. Ikaw ang magdi-decide, hindi yung mga taong nasa paligid mo. Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita ng iba upang ilayo ka sa katotohanan ng Diyos. Demonyo ang pananalig na iyan. Huwag kang maniniwala kapag ang ibang tao ay ginamit ang salita ng Diyos, pero ihihiwalay ka sa katotohanan ng kaniyang kapangyarihan. Totoo ang demonyo. Pero hindi na po yung demonyo na alam natin. Hindi na yung demonyo ang may sungay. Hindi na yung demonyo ang may pakpak. Hindi na yung demonyong itim. Ang demonyo ngayon ay gumagamit ng tao upang mas tingnan ang kahinaan mo at doon kanya dalin at mabitag sa kaniyang kapangyarihan. Hindi natin kailangang maposes sa pamumuhay natin napakaraming demonyo. Baka hanggang ngayon sa buhay mo, ni isang beses, hindi ka pa nakapagkumpisal. Ang kumpisal ay ang sakramentong ibinigay ng Diyos upang putulin ang pagkakahiwalay at idugtong ang grasya ng Diyos na aagos mula rito. Baka nabumuhay pa tayo sa kumpas at galaw ng demonyo. Baka ngayon, nagsisimba ka, pero may dala kang anting-anting. Saan ka ba naniniwala? Sa Diyos o sa anting-anting? Baka ngayon, nagsisimba ka, pero ang pamumuhay na meron tayo ay taliwas sa inuutos ng Diyos. Baka may altar ka sa bahay mo. Sa tabi ng altar mo, may mga picture ng mga artista. Baka meron kang mga inilalagay sa iyong tahanan na hindi ayon sa bigkas ng banal na espiritu. Baka marami kang inilalagay kaya hindi makawala ang tahanan mo sa sumpa ng demonyo na akala mo ito ang tama. Araw-araw, nakikipaglaban tayo sa dikta ng demonyo at huwag sana nating ipasailalim ang ating katawan at isip. Mas mahalaga at mas maganda na ipakita nating ang aking buhay, ang aking tahanan, ang aking pamilya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus
ang poong Nazareno. Basbasan ninyo ang iniyong mga tahanan. Ito ay italaga sa kapangyarihan ni Jesus upang ang mga sumpa ng demonyo ay lumayas din katulad ng nasa Ebanghelyo at maging malaya tayong mamuhay ayon sa katotohanan at diwa ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsilita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihang Ama, naiunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkos makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang larawan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob. At pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan.
inaalaala, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na July 6, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan na sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.